So, andito po ulit si Msotic TV. Meron tayong bagong project. Okay? Pakikilala ko nga pala sa inyo ang Tasenian Blue Ring Leg or also known as Scolopendra morsitans red-headed. Okay? So, kung napapansin nyo guys, meron siyang mga babies. Guys, kung nakikita nyo. Ngayon, ang plano natin is hintayin natin bumaba yung mga babies niya sa nanay niya para mailipat natin sa bagong enclosure. So, habang hindi pa nababa yung mga babies, nagpabili na ako sa tita ko ng mga gamit para sa paglilipatan ng mga babies. So, nagpabili ako ng mga deli cups. Okay? Ngayon guys, simulan natin kung paano gumawa ng bagong enclosure ng mga babies. So, hello guys. Ito nga pala yung mga pinabili ko sa tita ko. Tawag dito is Delta. And ito yung takip niya. Ito yung gagamitin natin para sa enclosure ng mga babies. So, ito lalagyan natin ng substrate. At ito naman, kailangan natin lagyan ng ventilation. So, kailangan natin siyang butas-butasin guys. Nakakahabi, meron ako dito ng needle. Ito yung gagamitin natin pang butas kasi hindi pwede yung mga malalaking butas kasi may chance na lumusot ang ating mga baby centipedes. Kasi magaling sila sa pagiging matakasin. Dahil na kung hanggat kaya nilang lumusot, ay gagawin nilang lumusot. Okay guys, sa mga gusto mag-alaga ng mga centipede, kaya ko lang guys. Siguro mag-research muna tayo and konting advice sa ating mga master dyan. Para naman sa ating safety. Mag-ingat din kasi hindi naman siya advisable na hawakan. Kasi meron siyang venom. Guys, may venom siya. So, maaaring makapatay. Makaparalyze lalo na sa kanilang mga prey. At kung tao naman ang ma-sting niya, maaaring magkaroon ka ng allergic reaction. Guys, lalo na kung may allergic ka, nahihirap sa katawan mo yun. And maaring ikapeligro ng iyong buhay. Kapag na-sting ka niya guys, mamamaga yung iyong part ng kanya pinag-stingan. And maaari kang lagnatin. Depende pa rin sa allergic reaction. Kaya hanggat maaari, huwag hawakan, huwag ipilit na ipagyabang na hawak mo yung centipede. Kasi pag keeper ka, kailangan safety ka pa rin. Hindi mo kailangan ipagyabang na nahawakan mo yung centipede. Kaya mag-ingat na lang tayo guys. So ito mga kahabi, tapos na natin lagyan ng ventilation yung ating cups. So maglalagay na tayo ngayon ng substrate. Kanina pala, may ginawa ako na paglilipatan natin ng mother centipede. So, ito siya. Tignan natin. Ayan siya, guys. Nasa 10 gallon siya. Kaya, tingin ko safe na safe siya dun. Ayan, ito. Gumawa ko ng substrate. Wala tayong soil, kaya gagamit tayo ng coco peat. Ito, guys. Coco peat. So, sabihin muna natin itong mga ito. Ngayon, lagyan natin siya na, konti na lang ito eh. Sphagnum moss or dried moss, guys. Kasi mas komportable ang ating centipede kung meron na ito. Himay-himay lang natin, then paghalu-haluin. So, mas maganda kung lalagyan natin siya ng tubig para mas madali natin siya ma-mix.
So, ayan guys. Pwede na siguro yan. Then, lalagyan na natin siya sa ating deli cup or enclosure. Insakto lang para makapag-hide yung ating centipede or baby centipede. So guys, tapos na natin ang ating mga baby enclosure. Okay, para sa ating mga baby centipede. And ito nga pala ulit ang ating S.morsitans centipede. Yung ibang babies niya nasa baba na. So siguro next video natin magre-rehousing na tayo ng ating mga baby centipede at mother centipede. Okay. Thanks for watching guys. Abangan nyo na lang po ang ating rehousing. Please like, share, and subscribe. Thank you guys. Happy gaming sa lahat.